River Cruz, idinandere ang pagmamahal kay Julian San Jose, na develop ang feelings ng magkasama sa Sikihor. Happy. And kita naman sa mukha ko na, yeah, love ako. Of course. Showbiz Talk PH. Diretsahan ang inamin ng Kapuso actor, TV host at dancer na si River Cruz na nililigawan nga niya ang Asia's Limitless star na si Julian San Jose. Ayon sa Binata, natagpuan niya sa actress-singer ang halos lahat ng qualities na hinahanap niya sa isang babae kaya hindi na niya ito pinakawalan pa. Sabi ni River, si Julian ang unang nakaklose niya sa mga Kapuso stars nang bumalik siya sa GMA 7 ilang taon na ngayon ang nakararaan. Ever since na pagbalik ko sa GMA Network, isa talaga sa pinaka naging kaklose ko kaagad si Julie. And wala naman kasi ako talagang kaklose noon kundi si Rod Jun, kwento ni River sa panayam ng Updated with Nelson Canlas podcast. Tapos nung nangyari pagkalipat ko, pagbalik ko, nag-start ang Studio 7 and then siya yung naging kaklose ko kaagad kasi sobrang bait, tapos parang jive kami, kung ano yung hilig ko, hilig din niya. In short, siya yung naging best friend ko talaga, isa sa mga best friend ko sa GMA, pagbabahagi pa ng Binata. Na dapat sa iyo. Paano ba nag-start talaga itong closeness ninyo ni Julie? Ever since sa pagbalik ko sa GMA net, kasi talaga na sa pinaka naging ka-close ko agad si Julie. Mm. And wala naman kasi ako talagang close nung kundi si Rod Jun. Tapos nung nangyari, pagkalipat ko, pagbalik ko, nag-start ang Studio 7. And siya yung naging ka-close ko agad. Kasi sobrang bae, tapos parang jive kami. Kung yung hilig ko, hilig din niya. In short, siya yung naging best friend ko talaga. Isa sa mga best friend ko sa GMA. Patuloy pang kwento ng Binata, mas nakilala pa niya ng lubos si Julian nang magkasama sila ng ilang araw sa Sikihor. Ito yung guesting niya sa virtual concert ng Kapuso star na Limitless, A Musical Trilogy. Mas nag-level up yung excitement and yung saya ko, and yung tuwa ko kapag nakakasama ko siya sa mga activities and sa mga kung ano man yung ginawa namin doon sa Sikihor. Kumbaga pagbalik from Sikihor, doon ko naisip na ano parang naging crush ko yung best friend ko, pag-amin pa ni River. Naging close talaga kami. Mm-hmm. Eh, talagang siya yung kasama ko sa lahat, pati sa mga broad numbers. Pati doon pa nagpapaturo na ako sa kanya kung paano ko gagawin yung ganitong broad number. Kapag may duet kami dalawa, ganun. So, talagang close kami, like pati sa personal life. May mga work stuff and kung ano man, talagang naging close kami, nag-uusap kami about it. First time ko siyang nakasama na 4 days straight. Mas nakilala ko pa na gusto si Jules yung Mexican or mas lalo ako nag-enjoy na kasama siya. Mas nag-level up yung ano, yung excitement and yung saya ko and yung tuwa ko kapag nakakasama ko siya sa mga activities sa mga kung ano man yung ginawa namin dito si Gayor. So, kumbaga, pagka balik from Sikihor, dun ko na isip na ano, parang naging crush ko yung ano, best friend ko. Medyo parang mas naging clingy ako sa kanya. Parang like hinahanap ko siya lagi kung nasan siya, saan ba siya, sinisilip ko lagi sa dressing room niya, hirit ng aktor. Naman pa, and kahit ako, pag sa The Clash, that time kasi ginagawa namin yung The Clash, pag-uwi namin gano'n si Pior, kada taping namin ng The Clash, parang... Yeah, syempre, ano na eh, parang crush ko na siya eh. Like, so, gusto mo yung parating gusto mo na siyang makita, ganon. And, wait, baka kasi ma-misinterpret ng mga tao. Kasi, ano na, past the previous relationship. Like, oh, matagal, parang ilang buwan ka ng single nun eh. Yeah, it's already done. So, nung pag nagtitape kami sa The Clash,
doon ko naisip talaga na, oo nga talaga, parang nagugustuhan ko na yung best friend ko. Parang gano'n. Hindi na best friend yun, tingin ko sa kanya. Clingy ako. Mm-mm. Parang sa kanya. Like, ginahanap ko siya lagi kung nasan siya, saan ba siya. Sinisilip ko lagi sa dressing room niya. Parang, oh, parang, siguro. Gano'n ka ba kaklingy? Clingy kasi ako eh. At syempre, bago raw niya pormahan ang dalaga ay nagpaalam muna siya sa parents ni Tu. Syempre out of respect din sa parents ni Jules and kay Jules. Like gusto naman nating lahat na doon tayo sa tama. So like me growing up kasi like family man din ako, like alam ko yung values ng kung paano yung sa isang pamilya. So ang pinaka-importante talaga is magpaalam muna. Kasi kailangan like ano yan eh, kasama yan eh. Automatic kasi rin sa akin na kapag mahal ko yung isang tao, mahal ko kaagad yung pamilya, ani Raver. Ngayon ba? Oh naman, sobra. Ginagalingan ko nga yung panliligo. As in, like, sobra. As in, like, well, hindi ko naman tinatago na kinausap yung parents niya, nagpaalam ako. Mm-hmm. Dad niya, kung pwede kong niligawan yung anak nila. Kung pwede akong bumisita pa minsan-minsan. So, bisita naman ako. Nakikita naman sa TikToks namin. Mm. So, yun. So, dinaan mo sa tamang proseso. Tama lang naman. Like, syempre, out of respect din sa parents ni Jules and kay Jules. Gusto naman natin lahat namin na dun tayo sa tama. So like me growing up kasi like family man din ako, like alam ko yung values ng kung paano sa isang pamilya. So ang pinaka-importante talaga is ano, magpaalam muna. Kasi kailangan like ano yan eh. Sama yan eh. Oo. Pag automatic kasi din sa akin, Queen Nelson, pag mahal ko isang tao, mahal ko agad din. Reaction naman dito ni Julian, it's one of the things that I really appreciate about him kasi aside dun sa fact na tinanong niya ko, tinanong din kasi niya yung mga magulang ko, which is very very important for me, especially like sa mga ganitong klaseng mga bagay. And ayon, masaya naman, happy lahat. Yung naman ang importante, masaya lahat, sipa ng versatile kapuso star. Totoo naman po. And you know, it's one of the things that I really appreciate about him. Kasi, aside dun sa fact na tinanong niya ako, tinanong din kasi yung mga magulang ko. Which is very, very important for me. Especially like sa mga ganitong klase yung mga bagay. And yun, masaya naman, happy lahat. Yun naman ang importante, masaya lahat.